Hello mga call, welcome back sa ating channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan i-like, share, subscribe at pindutin yung notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Huwag niyo rin kalimutan i-follow yung Facebook page natin, Surplus TV page. Ngayon mga call, ipakita ko sa inyo yung Mazda Scram Smiley Type Latest Model Double Sliding 4x4 or EWD or All Wheel Drive. So yan, check natin yung unit. So tara, silipin natin. Ito yung ating unit mga call, Mazda Scram Every Wagon Smiley Type 3-layer then double sliding 4x4 all-wheel drive. So itingnan natin yung unit. Ito meron tayong DRL light, so daytime running light, then yung ating signal light, headlight, HID po ito, D2R, then yung ating high. So meron tayong fog lamp, chrome po yung gilid yan. So sa smiley, parang smile po yung ating chrome, then meron tayong original na emblem sa Mazda, then dinagdagan natin ng every wagon para maganda tingnan yung ating harap. So, yan. So, mags natin is 14. Yung gulong natin is 165 by 60R 14. So, yan yung ating gulong. So, ito yung ating side mirror, retractable. So, maganda yung ating fender light, clear. So, yan. Susubukan natin yung ating ito yung ating susi or yung ating key. So yan. So central lock. Yan, gumagana yung central lock, then yung ating sliding. So yan natin muna. I-open natin. So subukan natin yung ating power sliding. So try natin dito sa left. Yan. So lumabas yung ating step board. Yan. Then yan. So pag yan, pumasok yung ating step board. So subukan natin ulit. Then subukan natin dun sa kabila, sa right. So yan, so gumana po dun. Close natin, then yung ating left side, close natin. So yan, papasok po yung ating step board sa gilid. So yan, chrome na po yung ating mga door handle mga call. Yan. So kinulayan natin ng blue as a request by sir. Sa yung may-ari nito yung nag-order. So kinulayan natin ng blue yung kanyang brake drum at saka yung brake caliper. So dito sa likuran, clear tail lights, basta mga smiley mga call. Year model sa mga smiley mga call is 2010 pataas. Lahat nyan, basta hindi modify na smiley, clear po yung kanyang taillight. So meron tayong Mazda emblem dito, then sa kabila yung Scram, then meron tayong emblem,
So nilagyan natin ang logo ng ating YouTube channel, Dudong Laagan and YouTuber Surplus TV. So yan yung ating YouTube channel. So yan, meron tayong black, original po ito, plastic. So matte black. Yan yung ating unit. So super ganda, kulay is pearl white. Pearl white po. So yung side skirt niya mga call is original po, size smiley, yung malaki. So yan po. Tin yung ating gitna, kinulayan natin ang black. Yan. Para magmukhang buo po yung ating salamin. So meron din tayong rain visor. Yan yung antenna natin. So titingnan natin yung ating loob. So open natin. So dito mga call yung ating upuan. Captain seat, original Japan. Merong headrest, merong armrest. Dalawa po yung lalagyan ng baso or tumbler. So yan, mamove po ito forward and backward yung ating upuan. So yan. 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 So yan yung position pag inatras natin yung ating upuan. So center lock po yung ating unit. So dito power window switch, yung ating door opener sa loob. Then meron tayong mga passenger handle left and right. So dome light natin. Yan. Ito yung ating plastic na po dyan. Ito natin. So ito yung ating first row yung driver seat at saka passenger seat. Yung passenger driver seat natin is may parang lalagyan ng mga documents dyan. So meron tayong mga handle dito, left and right. So close natin. Yan. Tapos titingnan naman natin dito sa ating front seat. Nilagyan natin ng para hindi madumi. So dito power window, dashboard balik original natin, dark yung gitna, then kulay parang cream or beige yung gilid. So ito yung ating upuan, headrest din, armrest. Yan, magkabilan. So meron tayong ano dito, room light, merong lalagyan ng sunglasses. So dito meron tayong sun visor left and right. Then dito natin nilagay yung kanyang documents. So may overdrive po siya. Yan, touchscreen stereo with reverse camera 7 inches po. Then may speaker po sa gitna. So yan po. So susubukan natin na tingnan yung ating cluster panel para makita natin. So dito dito mga call, ito yung lock ng ating mga window. Then yung ating power window switch, harap din yung ating likuran. Then yung ating recline. Then yung adjust ng ating power mirror. So yan. Dito meron tayong fog lamp switch, push slide. O natin kung gusto natin gamitin yung ating power slide. Pero kung gusto natin na manual lang, huwag na natin ito i-push para hindi na po gagana yung power slide. So yan. Then yung ating auto step, pwede natin i-off. May option po siya, pwede din natin gamitin. So push on, slide, left and right. Yung left, then yung right. So yan, yung steering wheel niya is original Japan po. So original po sa kanyang unit. So yan. So meron tayong mga passenger handle. Yan.
sa pagkabilaan po. So ito yung ating dashboard, balik original po tayo mga tol. So tingnan natin. So yan mga tol, yung tinakbo niya dun sa Japan is 183,198. So yan po yung kanyang natakbo na. Then ito yung ating check engine, seat belt, airbag, kundim na po ito. Then yung ating power steering indicator. Then yan, ito yung indicator ng ating brake fluid. Then yung isang red is yung indicator ng ating overheating. So yung ating battery, din yung ating indicator sa ating engine oil. So yan po. So yan po yung harap natin. So titingnan muna natin yung ating hood. Yan. So tingnan natin doon. Yan. Kasi naka-on yung ating susi mga call, umandar po yung ating daytime running light. So yan po yung ating daytime running light. So ito yung ating sa ating windshield washer na ano, spray. So dito windshield washer, motor left and harap at saka likuran. And ito yung ating reservoir, ating wiper motor. Ito yung ating radiator cap. Then yung ito yung ating coolant. So ito yung ating lagayan ng coolant mga kol. So meron tayong lalagayan ng lalagyan ng brake fluid. So ito yung ating fluid, brake fluid reservoir. Then may dalawang relay tayo dito mga kol para sa ating headlight na low. Yun yung isa sa kabila, din yung isa dito sa kabila naman. So yan yung ating harap. So titingnan natin, parang original lang lahat. So yan, titingnan naman natin yung ating engine mga kol. Then pakita ko sa inyo yung mga parts ng ating engine na makita natin. So dito mga kol, bago natin tingnan yung ating makina, titingnan muna natin yung ating lindrum. So ito yung ating accelerator pedal, then yung ating brake pedal, then yung ating parking brake. O kung nasa gilid niya ng kamay, so ito yung ating handbrake. So yan po, ganyan is naka handbrake po. Meaning pag free na po yan siya. So titingnan naman natin yung ating makina. So dito yung ating engine opener mga kol. Yan, open natin. Dalawa po yan. So yan. So ito yung ating makina. So sortas po yan lahat. May mga ano lang naka-standby. So yan. So ito yung ating turbo ng ating unit mga kol. Dito yung ating oxygen sensor. So dalawa po yun, yung ating oxygen sensor. Nandun pa sa gilid yung isa. Yan po. Yan po yung ating isang oxygen sensor. Then magtanggal tayo ng ating magtanggal tayo ng ating spark plug at saka yung ating coil. Is tatanggalin natin yung dalawang 10mm na bolt. Then meron tayong 8mm dito. Apat po ito dito sa gilid yung isa. So dyan po yung ating ignition coil at saka yung ating spark plug. Dito naman mga kol, dito tayo mag-refill ng ating engine oil. So ito yung ating injector, fuel injector. So isa, dalawa, tatlo. So tatlong injector, tatlong coil, tatlong spark plug, tatlong piston. Yan po. So ibig sabihin itong ating unit is 3 cylinder lang po. So 3 cylinder 660cc. So dito, ito yung ating PCB bulb, then ating camshaft sensor. Ito yung ating camshaft sensor. So titingnan naman natin dun sa kabila mga kol. So dito, ito yung ating air cleaner. Ito yung ating MAP sensor, TPA sensor,
ICB sensor sa dito sa ilalim. So dito, ito yung ating alternator. So ating aircon compressor mga kapatid. Kung mag-check tayo ng ETF, dito po tayo mag-check ng ating ETF or automatic transmission fluid mga kapatid. So mayroon tayong isang fuse box dito. Then ito yung ating computer box. So iwasan natin na mabasa ang area na to or yung portion na ito. Yan. So check naman natin yung under ng ating makina mga kapatid. So yan. So ito pala yung ating oil gauge. So yan. So bagong change oil, linis pa po, synthetic po yung ating gamit. So yan, try natin paanda rin. Yan. So yan po yung anda niya mga kol. So hindi pa po yan naka aircon. So susubukan natin na i-on yung ating aircon mga kol. Yan. Yan po yung aircon. Gumagana na po yung aircon niya. Yan. Malamig na po siya. Super lamig. Maganda po. Yan. So, yan kung nakita nyo yung previous vlog nito, pinatakbo namin ito ng almost 200 kilometers. So, patanggalin muna natin yung ating nilagay dito. Yan po yung ating harapan. So yung mga mating natin is original po lahat mga kol. Ayan, tingnan naman natin dito sa likuran yung andar niya. So yan po, bagong andar, may tubig po na lumalabas. Ayan, ganda, maganda yung andar. So yan, naka undercoat po yan. Titingnan natin, medyo parang nano na pintura kasi pinatakbo na namin ito ng malayo-layo. So pwede natin yan linisan or yung gamitan ng power spray. So dito yung ating spare tire mga kol. Then yung spare tire natin dito natin tatanggalin. So yan po yung likuran niya mga kol. Yan po yung spasyo, malaki po yung spasyo. So yan po yung ating unit. So every Wigon smiley o Mazda Scram smiley. So yan po yung ating unit. So yan, under po yan mga kol. Ayan, super ganda, super kinis. So parang brand new. So ganito yung setup mga kol, is nasa 330 yung presyo, 4x4 all wheel drive na bagong pintura, bagong change oil, road test, kalampag, alista po lahat, good as new. Pinatakbo natin with warranty, check up lahat. Sa mga medyo malalayo na area, additional lang tayo ng shipping fee. Katulad nito, ang additional sister ng 25,000 from Davao to Manila. So pick up point sa Manila is Manila Pier po. So yan po, makita natin clear po yung kanyang windshield kasi request ni sir na hindi na niya ipatent. So yan lang po yung ating video for today mga kol. Salamat po sa lahat ng nanood. God bless po. Ingat kayo lagi. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video uploads. Yan lang po. Bye-bye.